saya at magandang Monday morning sa inyo mga kasupat. And welcome to this new episode of What's Up, SUGPAT! Ang What's Up, SUGPAT ay isa sa mga segments ng SUGPAT TV and we're here to bring you good vibes every Monday to start your day and your week light and right. This is Shek. And this is Raj. And thank you for tuning in to What's Up, SUGPAT! It has been a rainy week for most of us, mga kasupat. Kaya naman, mag-ingat tayo. Dumating na ang bagyong Butsoy dito sa Pilipinas, ang pangalawang bagyo sa taong ito. Kaya naman dineklara na ng Pag-asa na officially nagsimula na ang rainy season dito sa bansa. Kaya we urge our viewers to always stay safe at maging mapagmatsag sa panahon. At laging makikinig sa credible sources ng balita. It is a new week, kaya tara, samahan nyo kaming simula nito. Starting off with hashtag TGIM or Thank God It's Monday. Ayan, ilang araw na lang at alam nyo ba, Father's Day na! Papa, Daddy, Papang, Pudra, Itay, Tatay, yan ang mga tawag natin sa haligi ng ating mga tahanan. Yes, ang ating mga tatay siguro na hindi sila yung masyadong expressive in words, kumbaga. Pero alam natin ang ating mga tatay ang pinaka-hardworking na tao dito sa buong mundo. Kaya naman sa mga tatay at sa lahat ng mga fathers na nanonood ngayon, we gathered some messages at mga taong gustong mag-greet sa inyo. Watch this! Happy Father's Day to all fathers of faith. Thank you for all the sacrifices that you make for us. And thank you for all the joy and love that you bring into our family. Happy Father's Day, Papang Edwin. Daghang salamat sa tang pagpangga o pagdugma sa mua na pitok ka maligsoon and hinaot na pagmalipayin ka ang adlaw sa mga anak. Happy Father's Day. I love you. Hi, ako po si Rachel Benitez at gusto ko pong batiin ng Happy Father's Day ang aking tatay at sa lahat ng mga tatay na sinusuportahan ang kanilang pamilya. The best kayo! Hi Dad, happy Father's Day to you. And I just want to tell you that I really love you even though I don't express it that much, even through words or through actions, but you know that I do. And I'm really thankful because you're my father and that you work so hard to give us everything that we need to have a better life. And thank you for working so hard. And I pray and hope that you'll have a longer life ahead of you and also be strong always. Love you. Happy Father's Day again. Kaya kung ikaw ay meron pang mensahe para sa inyong tatay, maging tatay at birth mo ito or ang mga tumayong tatay sa buhay mo, uncle mo, lolo mo o iba pang tao, leave a comment below at itag ang tao na ito. Dali, itag mo na. Natag mo na ba? Ayan, samahan mo na rin ng sweet message para naman ramdam na ramdam niya na nagpapasalamat tayo at ating minamahal itong tao na ito. Isakay. That's it for our hashtag TGIM or Thank God It's Monday! 3, 2, 1, go! It's Notify Time! Ayan, magtungo naman tayo sa ating limang notifications and news updates tungkol sa ating mga kabataan. At para sa ating Benamanong Notify number 1, dadali namin kayo sa isang computer library. Dahil nga, online classes na ang new normal ngayon, nilaunch na ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Can Ramos, Tanawan, Leyte, ang kanilang computer library project upang matulungan ang lahat ng mga kabataan sa kanilang barangay na makapag-access sa internet at sa anumang gadgets para sa virtual classes nila ngayon. At mas ni-level up pa nila ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng plastic bottles na magsisilbing bayad para sa paggamit ng computers. Sabi nila na kapag nabenta nila ang mga nakolektang plastic bottles, ang maiipong pera ay gagamitin upang pambili ng mga bond papers na gagamitin sa libreng printing ng modules at iba pang mga requirements ng mga estudyante. At kailangang ipresenta lamang ang kanilang school ID. Yes, at kahit na mayroong pagtitipon ng mga estudyante dito sa computer library ay sinisigurado pa rin nila na masusunod ang minimum health standard ngayong mayroong COVID sa pamamagitan ng pag-impose ng no face mask, no entry policy sa kanilang computer library.
Ayan, napakagandang initiative talaga ito ng Sangguniang Kabataan. And we hope na ma-inspire rin ang ibang mga Sangguniang Kabataan sa ating mga barangay sa communities natin na gayahin at i-implement ang ganitong uri ng project dahil mas para mas marami pang mga kabataang pwedeng matulungan, lalo pa't meron tayong online classes at virtual classes dito sa new normal ngayon. Last week, napag-usapan natin ang learning continuity plan para sa alternative learning system. At ngayong araw ay mas pag-usapan pa natin ito, particularly ang blended approach. Kaya sa mga ALS implementers at ALS learners na nanonood, makinig po kayo ng mabuti. Naintindihan ng DepEd ang sitwasyon ng mga learner at mga ALS teachers na walang access sa gadgets at internet, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic at sa pag-uumpisa ng tinatawag niya new normal. Kaya isa ang blended learning approach sa learning delivery methods na iminungkahi ng DepEd sa mga guro ng ALS upang magpatuloy pa rin na maihatid ang dekalidad na edukasyon sa out-of-school youth and adults. Ito ang mga gagawin ng ALS learners sa blended approach. Makinig ng mabuti. Maaaring pumunta ang ALS learners sa community learning centers nila o sa CLC base sa napagkasunduang schedule para humiram ng kopya ng mga modules na maaari nilang pag-aralan sa kanilang mga tahanan. At kanila itong pag-aaralan sa loob ng isang linggo. At pagkatapos ng linggong iyon ay ibabalik nila sa CLC ang mga hiniraman nilang modules para mahiram din ang iba nilang mga kaklaseng ALS learners. Dapat isulat ng mga learners ang kanilang mga sagot hindi sa mismong module kundi sa kanilang notebook para magamit pa ang module na yun ng iba pang mga kaklase nila sa ALS. Punta ang ALS learner sa CLC. Pagkatapos ng isang linggo, dapat nilang dalhin ang kinumpletong module, notebook at journal nila at iba pang ebidensya o iba pang mga outputs ng kanilang pag-aaral upang ma-review at makapagbigay ng feedback ang kanilang mga ALS teachers. Lahat ng mga outputs na ito ay isasama sa kanilang learning portfolio. Yes, ang mga nabanggit namin kanina ay para sa mga ALS learners. Ito naman ay para sa mga ALS teachers na kanilang gagawin sa blended approach. So una ay bubuo ang mga ALS teachers ng kanilang modified library system para i-manage ang paghiram ng modules ng mga learners nila. Tama! Ang bubuing weekly learning plans o agreements ng ALS teachers at ng kanilang mga learners ay dapat maglalaman ng learning objective sa buong linggo at listahan ng modules o mga lessons at activities, halimbawa mga worksheets, radio o TV or internet resources na ia-access na maaaring tumulong sa learner upang ma-achieve niya yung objective para sa lesson sa buong week na yon. Sa buong linggo din na iyon ay maaaring magbigay ng iba't ibang klaseng suporta si ALS teacher sa kanyang mga learners, kagaya ng pagsagot sa mga tanong ng learners tungkol sa mga modules. Isa ring suporta ay ang pagbibigay ng feedback at social-emotional support sa pamamagitan ng Facebook Messenger, groups, text, WhatsApp at iba pang mga social media na accessible sa mobile devices. That is it so far. Abangan ang iba pang mga detalye tungkol sa iba pang learning delivery options sa mga susunod na araw. For our notified number 3, gusto namin kayong bigyan ng updates tungkol sa ating national enrollment for the school year 2020 to 2021. Dahil sa pandemic na ating nararanasan ngayon, ay nagkaroon ng mga bagong sistema na ipinapatupad upang mabawasan at maiwasan ang pagkalat ng virus. Yes, isa na rito ang enrollment ng mga estudyante sa buong bansa. Simula noong June 1 ay inimplement na ng DepEd ang remote enrollment gamit ang mga alternative means of communication na hindi nangangailangan ng face-to-face interaction. Gaya ng text, calls, emails, online messaging at ang pag-fill up ng mga forms online. And as of 8 a.m. noong June 12 ng Biyernes ay mayroon ng mahigit 10.4 million na enrollees nationwide para sa school year 2020 to 2021.
Kasama sa bilang na ito ang kindergarten hanggang grade 12 ng formal school. Kasama rin ang ALS at mga non-graded learners with disabilities. Yes, kung saan makikita natin sa number ng 10.4 million ay so far, meron ng 97,212 enrollees ang alternative learning system. At ang enrollment process ay tatakbo hanggang sa pangalawang linggo ng Agosto. Sa bilang na nakikita natin, Shek, nagpapahiwatig na kahit merong pandemya ay ipaprioritize pa rin ng ating edukasyon ang pag-aaral ng mga kabataan. Kaya maiisip talaga natin na hindi matitigil ng pandemya ang kagustuhan ng lahat ng mga kabataan na matuto at makapagtapos ng pag-aaral. Good job! At sa ating Notified number 4, tungkol naman ito sa DepEd Curriculum for Remote Learning. Dahil nga sa pinagdadaanan nating pandemic ngayon at sa lahat ng mga adjustment na ginagawa sa educational system, binawasan ng Department of Education ng around 60% ang curriculum para magbigay ng daan sa remote learning approach na ipapatupad ngayong school year. Yes, sabi din ng mga officials ng DepEd na ang mga most essential learning competencies na naaayon sa panahong ito ang mga isasali lang sa lessons ng mga students. Sabi din nila na itinatrabaho nilang mas simplehan pa ang curriculum para makapag-adjust ang mga teachers at ang mga estudyante sa naging impact na dala ng pandemic na ito. So, ibig sabihin, aside sa usual textbooks, magbibigay din sila ng self-learning modules na magsisilbi bilang guide sa learners at sa mga parents din nila. Kaya, ini-encourage namin ang lahat ng mga estudyante na kahit na alam nyo, lahat tayo ay nag-a-adjust sa bagong sistema na ito na ibigay pa rin natin ang ating best sa pag-aaral dahil lahat ng mga guro at mga kasama sa Department of Education ay binibigay rin nila ang buong makakaya nila upang makapag-deliver ng quality education para sa ating lahat. At panghuli sa ating Note 5, ang ating mga Power for Youth interactive worksheets ay nasa validation process na. Woohoo! Kailangang dumaan sa masusing validation process ang bawat worksheet natin upang maging swak na swak ang mga ito para sa lahat ng ating ALS learners sa bansa. Yes, so sa loob ng dalawang linggo, magiging available na ang Power for Youth interactive worksheet sa bit.ly/ICT4us. Ibig sabihin, malapit na nating makita at magamit ito just in time para sa darating na pasukan. Yes, at ngayon pa lang nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga kasugpat na bahagi nitong conversion process sa lahat ng inyong sakripisyo at oras na ibinigay, all for our ALS learners. Mabuhay po kayong lahat! It's time for Bayanihan Collectives! Dito sa WhatsApp Sugpat, we are featuring all the initiatives na ginagawa ng mga Pilipino as acts of heroism in bringing help to people who really need it. From Luzon to Mindanao, we bring to you every Monday morning these organizations, institutions, and groups of people na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat, lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Kaya naman, for this Monday morning, dadalhin namin kayo sa Singapore! Yes, you got it! Ang ating Bayanihan Collectives for today ay nagmula pa sa Singapore. Kaya para malaman kung paano ba nakarating ang Singapore dito sa Pilipinas, kung paano nakarating ang initiative na ito, ay panoorin nyo ito. Ayan mga kasupat, para sa ating Bayanihan Collective, kasama natin ang dalawa sa mga initiate ng initiative galing pa sa Singapore. Let's welcome Kalia and Josh from the Yale NUS College with their initiative Hawak Kamay para sa COVID-19. Good morning and welcome to the program. Morning po. Good morning po. Si Josh, if I could share, is an alumnus of Ateneo de Zamboanga University and is now a second year student in the Yale NUS College. And si Kala naman, Kala si is a senior student in the same school. So, Josh and Kala, we've heard about Hawak Kamay para sa COVID-19. Tell us about this. What is this initiative at paano ito nagsimula?
So yung inspiration po namin in coming up with the project, nung height ng COVID-19 pandemic, nung naka-lockdown lang yung Luzon at yung number of cases nag-spike po. Tapos isang sa mga professor sa Yale US, isang Pinoy rin, si Professor Marvin Montetrio, nag-suggest po siya na lahat tayong Pinoy sa campus magplano para sa isang initiative. So, nagkaroon tayo ng isang space para i-share ng mga grievances namin at maghanap ng solidarity sa aming community. Tapos po, during sa session, marami po tayo nagsabi po na na-distress po tayo sa mga nagkaroon lockdown sa Pinas at lahat ng nangyayari sa ating hometown. So, nagplano po kami ng isang fundraising initiative para magkaroon ng support from the LNUS community for our Filipino community back home. So we consolidated like our talents and skills to create content that people can access on a pay what you can basis. So what we set out to do was we felt like we wanted to do something more for our hometowns and for our country in general, and we wanted to be able to pool those resources and use them to help in providing mga PPE, food and care kits para sa mga frontliners, pati na rin para sa mga vulnerable people who were affected by ECQ. Okay, so what's the overall goal of this initiative na ginawa ng mga Filipinos dito sa Yale NUS? Ano yung pinaka-goal ninyo? We wanted to raise awareness about the situation in the Philippines where we are lacking in medical supplies and where people are struggling, and we also wanted to pull together these resources to help people back home. Right. You know, one unique thing really about the hawak kamay para sa COVID-19 is yung talagang pagtutulungan, no? There was this sense of bayanihan talaga that, you know, we can feel and we can see in the initiative. And we're very much interested about aside from the Filipinos na tumulong, no, na nag-organize itong initiative na ito, sino-sino pa ang inyong mga partners? Maybe you can also share with us today. So, yung mga students involved sa Hawak Kamay, we have Bettina, Miguel. So, Bettina, she helped organize all of us nung una to set up the meeting, and it was a really good space na we were able to share our feelings rin about how we felt na initially parang walang magawa kasi layo po tayo sa Singapore, tapos paano ba tayo makatulong sa Pinas. Pero thankfully, right, there's internet and a lot of like financial services that work online, so we're able to send money back home rin. So we also have Miguel. He offered like dance content kasi isa siya pong dancer. Sobrang galing. Yeah, sobrang pong galing. Si Steven at si Matthew Ramos. Sila po nagkasulat ng mga storya at poems. They had this kind of like service where you could have stories written or poems written for a topic of your choice in return for donations. Charisse, si Mato, si Mark, Shani, Shaharaj, Joshua, isang Dean's Fellow dito, para siyang isang residential life officer. At si Rafael sa UK po, at si Prof. Montetrio. Ayan, so shout out sa mga na-mention ni Kala, and shout out sa mga naging partners nila sa initiative na ito. You made this project possible, really. Without your help, hindi mabubuo itong Hawak Kamay initiative. So thank you sa mga tumulong-tulong sa kanilang initiative. So bukod sa yung mga partners ninyo at ginagawa niyong initiative,
Sino yung naging direct beneficiaries ng initiative nyo na ito? In April, we fundraised for the Kaya Natin movement, which is the organization linked to the office of the vice president. And we working with them, we were able to raise around 175,000 pesos worth of donations. We were able to provide 153 PPE sets as well as 114 food and care sets para sa mga frontliners, not only in Manila but also wherever Kaya Natin was able to distribute them. And for Maypo, and this is something I'm very personally really proud of, we were able to contact yung social development office sa Ateneo Zamboanga, and we were able to raise enough cash for the distribution of around 200 food relief packages for low-income families. Okay, maraming kayong natulungan at marami nang na-raise na fund, no? And I think that's one of the proudest din also coming from also dito sa amin, dito sa Philippines, that there are Filipinos who, you know, who use their potential, their skills, yung mga talent nila, whether that's, you know, through digital platform or through ginagamit nila yung, you know, skills nila on dancing or on other platforms, no? But we're very proud and we're very happy that we can, you know, we can take a look at this kind of initiative na, and then we can show to people na really it's possible kahit na, you know, miles away pa tayo, we can be able to help other people. Yes, at yun nga, no, na-feature din natin yung sa Bayanihan Collectives natin, yung initiative na ADZU, and na-mention ni Josh na tumulong sila, isa sila sa mga right. Tumulong na magkaroon ng food packs or food relief packages for the low-income families here in his hometown, Zamboanga City. So, parang 2 months or more than 2 months na ba tumatakbo yung project ninyo? So, kamusta na siya so far? Ano na yung mga nakita niyong challenges siguro, ano yung mga milestones, and ano siguro yung mga ways forward niyo o yung mga plano niyo pa ahead for this project? Well, Ate Shek, I think we mostly concluded the project already, but it was a really long time na it was running, and there was so much support both from the community here and like from our community back home. We were able to... So what happened was a lot of us like produced content that people were able to access on the pay what you can basis. So kahit anong kaya lang po i-donate, wala namang set value or amount kailangan. So there were like exercise videos, isang graphic design workshop ginawa ni Josh, song covers, at si yung prophecy prof Montefriere rin po at sina Bettina at Joshua, nagka-isang song cover sila at they invited the professors rin dito to donate and support the cause. So yun po, sobrang ano, naka-proud po kami na ganun po yung lasting support sa community. Right. And even kami rin dito, we're very, very proud. And so, in that duration, you know, of running the initiative, what has been your biggest realization? You know, this experience, itong pandemic na ito, bigla lang siyang dumating, we did not expect this, even prepare for it, you know. But in doing this and in helping other people through your abilities, what are your realizations? Pa sa akin po, one of the things that we found funny in the beginning was that we named our fundraiser Hawakamay kasi po noong 2013 Yale and US College also had a fundraiser called Hawakamay for Typhoon Yolanda victims. Okay. So we carried over the name, but then it was also at first we thought it was a bit funny din kasi you're not supposed to hold hands during the pandemic because it's like social distancing right. And stuff like that. It was quarantine. But then as the project moved on, we realized parang may mas malalim na meaning ang paghawak ng kamay, in the sense not only in terms of bayanihan, but because of the realization that you don't need to be there physically in order to reach out to people, to reach
to reach out back home and to reach out to people mm-hmm. who may need the help. And we also don't need a kind of physical contact in order to reach out and ask for people's support. And we were able to really support each other and carry each other. And we feel that's the real spirit of paghawak ng kamay. And one of our teammates, Steven, said this thing that I thought was very important: distance can't beat the Filipino. Mm-hmm. And even though marami po sa atin mga Pinoy are all over the globe, many of us doing what we can, whether they are nurses in the UK National Health Service, or whether they are people who are flying back home to distribute TPEs, we realize that that kind of distance cannot stop us from being Filipinos and being a strong nation. Isang takeaway sa akin is we're never alone. Nagpapasalamat ako na yung Filipino community dito sa ULNUS ay nagbibigay ng suporta at isang grupo na pagkakaisa. The passion and energy and the care for the Philippines from the Pinoys here are so infectious and inspiring. Ito po yung klaseng infection na kailangan namin sa ating komunidad. Hindi COVID sana. At isa pa ay katulad kay Josh na kahit ganoong kalayo po tayo, pwede rin tayong makatulong sa ating bayan. Yes, so wow, very inspiring, no? Yung narinig natin kay Kala and kay Josh. It's a student-led, actually, student-led initiative. And yes, it's a Filipino community-led initiative yes. na nandoon pa talaga sa Singapore. So we want to thank you, Josh and Kala, for inspiring our viewers and, imparting the message na you don't have to be here, actually, to help. You can be abroad or you can be wherever you are because the internet is here and very vast ang technology natin. So we can actually use this kinds of technology to our advantage and to help our fellow Filipinos. Okay. And so as we end this this interview, could you share something, something light or something that would give good vibes man para sa ating mga kasugpat na nanonood ngayon? And I know they're already inspired, but any parting message as we close this interview? I think sobrang cliche at marami, already said it kanina, pero find support po and all the people around you in those who inspire you and know that you're never alone. Times like these can be very overwhelming. It's very important to do what you can, but always remember to take care of yourselves then, and look out for yourselves and each other. All right. Thank you very much, Josh and Kala, Filipino students from the Yale NUS College. Thank you very much for having this interview with us. Yes. Thank you very much for inspiring us. Thank you. There you have it mga kasugpat, Joshua Vargas and Kala C from the Yale NUS College para sa kanilang Hawak Kamay para sa COVID-19 project. Para sa mga may gusto pang malaman tungkol sa initiative na ito ng Yale NUS College students from the Philippines, magtungo lamang sa kanilang Facebook page na Hawak Kamay 2020. Dito sa Bayanihan Collective, sana ay na-inspire kayo at nabigyan kayo ng pag-asa na kung tulong-tulong tayong mga Pilipino, ay kaya nating labanan ang krisis na kinakaharap natin ngayon. That is it for our 7th episode of What's Up, SUGPAT! Kung meron pa kayong gustong malaman, gustong ma-feature, o may mga katanungan kayo, huwag mahiyang i-PM ang aming Facebook page. This has been Rog and Sheck, and thank you very much for tuning in to your new Monday morning habit. See you again next Monday kung saan sama-sama at salo-salo tayo sa good vibes to start our day and week light and bright. Magandang umaga! Bye! See you again next Monday! Sabi ni nanay, mahirap ang buhay, pero alam niyang kaya kong magtagumpay. At sinabi ni tatay, kailangan matibay ako.
ako'y pag-asang kanilang hinihintay. Bukas ko ay unti-unting lumilinaw. Puso ko ay umihiyaw. Kahit na patong-patong ang problema, hindi maliligaw at hindi nabibitaw. Bawat pangarap namin mahalaga. Kung iisipin magagawa at kailangan lang na magulungan kapit sa kapwa. At araw man o kahit ang ulan, puso't isipan ay di mapipigilan ng takbo. Paabot lang ang pangarap kong ako. O sundalo, engineer, libutin ng mundo, maging isang volunteer. Kapil, pwedeng mangarap ng gusto. Doktor, dentista, nurse, kapitan ng barko. Ang daming posible, pwedeng tumakbong presidente. Patintig kung lahat naman nagsimula bilang isang estudyante ng buhay. Basta't kailangan ay handang ialay ang puso at isipan para sa mga mahal sa buhay. Tayo na sa mundo san pangarap mo'y pangarap ko. Tayo'y maglalaro. Ating ipapanalo ang pagbabago sa mundo. Tayo na sa mundo. Kung san pangarap mo'y pangarap ko.